Noong nakaraan ay kwento ko sa inyo ang pangyayari sa aking buhay noong 1991. Ngayon naman ay 1992 dahil nung chinek ko ulit yung bilang ng aking subscribers dun sa kabilang channel, ang sumunod na nakita ko ay 1992, kaya ang kukwento ko ngayon ay taong 1992. So anong nangyari sa akin ng 1992? 1992, so nag-aaral na ako lang sa PUP, kumukuha ng mechanical engineering. Ang nangyari, kuminta ako ng pag-aaral. Bagaman scholar ako ng Quezon City Government, na-awardan ako ng scholarship nung nanalo nga ako sa mga presscon, diba? Tapos nabigyan din ako ng medalya noon dahil sa aking mga pagsusulat-sulat na parang naibida yung school, muling naibida yung school dahil sa mga pagkapanalo ko sa ibang lugar, ganyan. Kaya na-awardan din ako kahit papano. Tapos ang mayor noon ng Quezon City ay si Mayor Jun Simon. Na-awardan din niya ako ng scholarship. Kaya nung time na yon, nakapasok na ako sa PUP, kumuha naman ako ng mechanical engineering. Anong nangyari kay? Nung kasalukuyan ako nag-aral, nawalan ako ng gana kasi nga naalala ko palagi yung si Christina. Sino si Christina? Si Christina ay, kukwento ko pa kaya kung paano kami nagkakilala ni Christina? Ano siya eh? Sige, kwento ko saglit. Si Christina, ano yan, bali nililigawan niyan nung kaibigan ko nung nasa Project 2. So yung barkada namin na yon, may pangyayari nun na may nagnakaw kasi dun sa aking mga gamit, tapos nawawala yung aking ano bang tawag dun sa card na yon, basta yung nakalimutan ko yung tawag dun sa card na yon, pero andun yung ano, yung schedule ko eh, yung may kinalaman yung sa school, yun yung gusto ko lang mahanap. Nung kasalo ko yung hinahanap yun, kasama ko yung aking kaibigan na lumiligaw doon o nanliligaw doon kay Christina. Tapos palibasa, first time ko nakita yung pala yung yung kinukwento niya na nililigawan niya nung nakasalubong namin sa daan na bang hinahanap na yung aking gamit. Ano, nagandahan ako dun sa ano niya, dun sa hugis na mukha niya, sa ngiti niya. Tapos ngumingit, maganda yung ano niya, tsaka yung boses niya, kahali-hali na ganyan. Tapos nung magkalampas na kami, dahil hindi naman kami matagal na nag-usap dahil nakasalubong lang naman namin, parang nagbatiyan lang sila ganyan. Tapos parang nagmarka siya sa isip ko, ang ganda ng babae na yung kako sa loob-loob ko. Tapos nung sabi ko sa loob-loob ko, bukang kong tingnan ulit, pagka tumingin ulit ito, napansin din niya ako nga. Parang ganun yung clue ko, pagka titingnan ko siya, parang ganun yung condition ko eh. Titingnan ko siya ulit, magkalampas na kami noon, titingnan ko siya ulit, tapos pagka tumingin siya, parang yun ang palatandaan na pinansin din niya ako. Eh nung tinignan ko lang ganyan, parang binalo ko sa loob-loob ko, sige nga, tumingin ko nga, tingnan ko, gusto ka kita makita, gusto kita makita ulit, sabi ko sa loob-loob ko. Tumingin nga. Tapos nung tumingin, ngumiti. Yung parabang kulang na lang eh, parang isenyas niya na bye, parang ganon. Tapos nangano ako sa loob-loob ko, parang sumaya ako lang tayo na yun. Sabi ko, ang ganda na lang. Sabi ko lang sa kabinang ko. Tapos yun nga, pinakilala na niya, sinabi na niya yung pangalan Christina. Tapos mga sumunod na araw pa nun, parang biglang naging usapan namin yan si Christina, noon kaibigan ko na yun. Kasi siguro nahalata niya na mayat maya banggit ako ng banggit tungkol din sa girlfriend niya. Ay yung nililigawan niya. Nahalata niya siguro na baka personado ko rin. Sinabi sa akin ng kaibigan ko, hindi pa naman daw niya girlfriend niya, kundi parang ginidiscartian pa rin niya. Ngayon kung kinausap niya ako, sabi niya, kung personado ko rin daw, edi may the best man win, sabi niya. Sabi ko sa loob-loob ko, okay to ha. Nagtapad siya. Kaya nangyari, parang nagkalakas ako ng loob na magpahayag din sa babae na yun. Tapos nangyari nga, madalit salita, bandang uli, sinagot din niya ako, kumbaga. Ito naging girlfriend ko si Christina. Habang nag-aaral siya, high school siya noon, ako naman nag-aaral sa PUP. Kaya lang, limited itong space natin eh.
ilang minuto na lang, 3 minutes na lang yata mapupul na. Shortcutting ko na lang. Basta sa madali salita, ganito ang kwento. Mahaba pa yung kwento nun. Saka ko na lang siguro sa ibang pagkakataon. Anong nangyari nung nagkahiwalay kami? Bakit kami nagkahiwalay? May iba pa pala siyang boyfriend. Yun. So, dinamdam ko yon. Yung pagdadamdam ko na yon, parang nawalan ako ng gana sa pag-aaral. Pati sa school, dun sa PUP nung nag-aaral ako. Parang lagi ko siyang naiisip. Hindi ako makakonsentrate sa pag-aaral. So, nangyari. Naalala ko pa pala. Hirap pa naman ako sa math. Tapos lagi ko pa siya naalala kasi sabi ko walang mangyayari sa akin nito. Nagpasya ako na huminto ng pag-aaral. Una, nagpaalam din ako kahit papano dun sa auntie ko na nasa Kamuning. Pinaalam ko rin na huminto na ako, sabi niya. Sabi niya sa akin, alam niyo kung sabi niya sa akin, okay nila, hindi pwede. Madi mabalik. Ibig sabihin, hindi daw ako pwede huminto. Kasi nga, una-una, pinapag-aral ako ng KSTC government. Tapos may alamas din ako na binibigay ng aking uncle na nasa Canada. Tapos, gusto ko na talagang huminto dahil hindi rin naman ako nakakapag-aral ng maayos. Hindi rin naman ako nakakapag-concentrate. Kaya ang ginawa ko na lang, may pera ako. Alam nyo, ginawa ko. Sa Cubao, lahat ng mga sinihan doon, inisa-isa ko. Inuubos ko. Nakikita ng auntie ko araw-araw pumapasok, lumalabas ako ng akala niya pumapasok ako ng eskwelahan. Hindi niya alam, dumidiretso ako sa sinihan. Tapos inuubos ko lang yung maghapon ko dun sa loob ng sinihan. Alam niyo ba na yung week na yon, lahat na nung sini napanood ko na dun. Wala na akong mapanood na bago. Napanood ko na lahat eh. Ano pag gagawin ko? Umuwi ako tapos sabi niyo, "Ba't umuwi ako ng ganyan?" Tapos nagulat siya. "Ba't ka umuwi? Ba't ang aga mo?" sabi niya. Hindi na ako pumapasok ante, sabi ko, yun, nagalit na siya. Sige, kung yan talagang desisyon mo sa buhay, sabi niya, tumawag na kami dun sa aking uncle, dun sa kanil, pinaalam namin hindi na ako nagalit. Yung time na yun, na-intune na rin yung aking pagiging scholar sa PUP. May allowance din ako natatanggap noon. Pero lahat yun, na-intune na. Tapos, yun ang nangyari sa akin noong 1992. So, ano ang sumunod na kukwento ko, susunod na kukwento ko, ang taon ay 1996. 1996 kasi yung sumunod na bilang nung sumunod tinignan ko. So, ganito na lang muna at mapupuno na. Save ko muna to. At wala lang ako mapag-save ano, babay muna, save ko muna. So, susunod na lang ulit. Abangan nyo yung kwentong 1996.